14 na kabanata. Tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sayon kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas na mga alon sa dagat at nagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at sa harap ng mga pinuno. Walang makaunawa sa awit na yon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga lalaking na natiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero, saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan. Dala ang walang katapusang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lahi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, "Matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin siya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin niyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig." Sumunod ang ikalawang anghel na nagsasabi, "Bumagsak na! Bumagsak na! Ang dating makapangyarihang Babylonia! Tinainom niya ang lahat ng tao, ng alak ng pagkahumaling sa kanyang kahalayan." Sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas, "Sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o kamay ay paiinumin ng Diyos ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuo sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalap pagpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Kailangang magpakatatag ang mga pinili ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananampalataya kay Jesus." At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo, mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan." "Tunay nga," sabi ng Espiritu, "matatapos na ang kanilang paghihirap, sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan." Tumingin uli ako at nakita ko naman ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. May koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap, "Gamitin mo na ang iyong karit. Gumapas ka na, sapagkat panaw na. Hinog na ang aanihin sa lupa." Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at ginapas ang dapat anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas mula sa templo sa langit. May hawak din siyang matalim na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa pang anghel. Siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Sinabi niya sa anghel na may matalim na karit,
Gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinugna ang mga ito. Kaya't ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan. Ang pisaang ito ay larawan ng matinding poot ng Diyos. Pinisa sa labas ng bayan ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. May 300 kilometro ang haba at 5 talampakan ang lalim.